Sa pagkakataong ito ay makakabalitalakayan pa rin po natin sa isyo ng COVID-19 si Dr. Maricar Limpin, ang Pangulo ng Philippine College of Physicians. Good day po sa inyo, Dr. Maricar. Yes, good morning and good morning sa inyo at sa ating mga televiewers. Opo. Doc, una po sa kabatiran po ng ating mga kababayan at mga taga-subaybay, ano po ba yung tinatawag na breakthrough infections sa COVID-19? Yan, medyo, Doc, nawala po yung audio nyo. Okay. Breakthrough infections natin, ito yung mga lumalabas na infection, no, sa gitna pa ng pag-ano natin, ng pag-titingin natin ng mga pasyenteng with COVID-19. Ito ay maring nakikita natin mismo doon sa mga pasyenteng meron ding COVID-19 o yung sa mga ibang pasyente naman din na walang COVID-19. So, isa sa malaking problema namin, no, lalong-lalo na doon sa mga pasyenteng may COVID-19, no, meron kami yung mga tinatawag namin hospital acquired infections, no. Na nagkakaroon, ito yung mga concomitant na bacterial infections na nakikita namin kasama ng mga COVID-19 infections natin. At ito yung nagiging dahilan din, no, sometimes nagpapahirap doon sa pag-manage namin ng pasyenteng with COVID-19. Mm-hmm. Bakit po nagkakaroon ng breakthrough infections? Siyempre, yung pasyente natin na may COVID-19, no, they are in a state na kung saan very vulnerable sila, no, sa ibang infections pa. Kaya makikita namin na may mga infections talaga na nangyayari at isa na nga dito yung bacterial infections. Pero bukod doon, meron din yung mga tinatawag na fungal infections. Sometimes, itong mga ito ay may kinalaman din doon sa ibang gamot na ginagamit, ano, kaya very particular kami doon sa mga gamot na ibinibigay namin sa COVID-19. Mm-hmm. We want to make sure also na bago nating ibigay, ano, wala nga sila yung mga ibang infections na ito na maaaring biglang magkaroon ng parang biglang nag-flare up o mas lalong lumalala, kumakalat dahil po doon sa pagkakabigay ng gamot. Mm-hmm. Pero compared to the usual infections po, Doktora, malala po ba yung breakthrough infections? Kung mga bacterial infections po ito, no, maaaring minsan masyadong mabilis, no? Mabilis yung lala, no, yung pagiging severe at saka pagkalat, no? So sometimes hindi namin mahabol ng husto, no? Pero kung napansin namin kagad, no? So very important yung ma-detect mo talaga itong mga infections na ito para magamot mo kaagad, mabigyan mo kaagad ng kaukulang mga gamot, no? And then also like let us say mga fungal infections, no? Even TB, no? Biglang makikita namin, oops, bigla talaga nag-flare up yung mga ganito klaseng infections. And so kailangan lang talaga magkaroon ng high index of suspicion yung mga manggagamot na tumitingin sa mga tao na may COVID-19 para sa ganoon mabigyan sila nung kaukulang gamot, no. Mm-hmm. Kasi iba ang gamot, no, bukod doon sa mga binibigay na namin gamot for COVID-19. Opo. Doc, sa ngayon po, dun sa sabi nga natin sa pagharap natin sa pandemya ng COVID-19, yung po ba mga nabakunahan, ano po yun? Pag nagka-breakthrough infection sila, mas na lumalala po ba or mas magaang yung pagtanggap po nila doon sa sakit? So ito naman itong breakthrough, this is again another example of breakthrough infection. Yan yun yung kahit na ikaw ay nabakunahan, no, ay maaaring magkaroon ka pa rin ng COVID-19. And ito nakikita namin lalong-lalo na doon sa mga tao na very vulnerable din, ano? So kaya talagang kahit anong gawin na
bakuna natin, no, ay maaaring magkaroon pa rin sila ng COVID-19, no? So, ibig sabihin, talagang ang immune system ng taong yun might be na masyadong depressed o suppressed, no? Mm-hmm. And so, kahit nabakunahan na siya, hindi masyadong nag-respond yung katawan niya, no? So, enough para maka-build siya ng depensa against the COVID-19 virus, no? So, makikita natin na despite the vaccination, kahit fully vaccinated sila, maaaring biglang magkaroon sila ng COVID-19 at maaari rin yung infection na yon might also turn out to be severe. Mm-hmm. So, yun, dapat pa rin talaga palang mag-ingat po, ano, doktora. Sabi po ng WHO, kailangan magpalakas ng healthcare capacity ang Pilipinas. Hindi lang po dun sa gamit at sa mga hospital beds, kundi sa suporta sa mga taong humaharap sa pandemya. Kumusta na po yung mga medical frontliners po natin ngayon? I have to admit, ano, medyo at this point in time na kung saan talagang super dami ang mga kasong nakikita namin sa mga ospital, ano. So yun, halos lahat ng mga healthcare workers, lalong-lalo na yung mga doktor, yung mga nurses, no, ay talagang medyo nakakapagod na, no, at this point in time. Hindi lang ho kami talaga gumigive up at nag-surrender, no, kasi pag nangyari ho yan sa amin, kawawa naman ho ang mamamayang Pilipino. Mm-hmm. Pero affected din po ba kayo dun sa mga isyong lumalabas ngayon, especially sa Department of Health, sa PhilHealth, yung mga benefits ng mga nasa medical frontliners? Siyempre, no, para ako, kunyari, personally, wala akong problema kasi maayos ho yung aming hospital, no, yung heart center. So, nabibigay naman ho yung mga kaukulang benepisyo ho namin. Pero, I have to also admit that there might be some hospitals and napapakinggan ho namin ito sa aming mga kasamahan, no. Yung ibang hospitals po nila, hindi ho naibigay sa kanila yung kanilang supposedly na dapat na ma-receive na benepisyo. Kaya nga ho, no, maski noon pa nananawagan ho kami, huwag naman ho ninyong hintayin na kami pa po ay magsumamo, mag-beg ho para dito sa mga benepisyong ito. When, in fact, kami po yung humaharap mismo, no, kami po yung dito na tinataya ho namin yung buhay, huwag nyo naman ho pabayaan maglimos pa ho kami para matanggap lang ho namin yung dapat na benepisyong na dapat na matanggap ho namin, no? And then, of course, no, I also have to speak about this, yung PhilHealth benefits, no? Yung PhilHealth, so supposedly, yung mga doktor ay meron pong maibibigay ho. Kasi katulad ko, marami po akong mga pasyente na COVID-19, but I don't think that we have really meron ho kaming natanggap, no, from PhilHealth, no. So sana naman po ang PhilHealth ay hindi ho naman masyadong pagdamutan ang mga ospital at saka ang mga healthcare workers na matanggap po nila yung dapat na matanggap po nila. Kasi ayaw ho nila kasi I hope hindi ho magalit sa amin, no, ang PhilHealth, pero time naman ho para ibigay na ho ninyo yung dapat na ibigay sa mga ospital at saka sa mga doktor, no, kasi kami po ay every day from March of last year up to now, hindi naman ho kami masyadong nagre-reklamo, no? Pero palagay ko, aabot ho tayo dun sa sukdulan at maski ho kami, aaray na ho kami. Yun, sabi nga, itinuturing po kayong mga bayani ngayon. Tapos, paano naman yung bayani kung wala namang para sa sarili nilang kapakanan din, di po ba? Yes, at saka we don't like, no, yun hong mga event po, yung mga promotion na ginagawa ng PhilHealth. I hope that this will really reach PhilHealth, no. Kawawa naman ho kami mga doktor kasi para hong sinasabi nila na lahat ho ng doktor ay masama, no. There might be instances ho talaga may mga nanloloko, no. Pero I don't think na mangyayari tong panlolokong ito na wala ho
buong kasabot dyan sa PhilHealth. There is no such thing as kasabwatan between yung mga doktor at saka yung mga hospitals. Management. No, hindi ho kami ganyan. Araw-araw ho ay nakataya ang aming buhay, pero ang ginagawa pa ho sa amin ay para naman ho kami ginagawang napakamasamang tao, no? Sana naman po ay hindi po yung ginagawa ho ng PhilHealth, it shows na wala ho silang trust sa amin, no? Eh kung baliktarin ho kaya natin ang sitwasyon, kami naman po ang mawalan ng tiwala sa kanila. Eh gugustuhin ho rin ba nila yon, no? So I don't think na gusto ho natin mangyari yan sa ganyan na umabot ho tayo sa puntong yan. Let us trust each other kasi in the end, we are doing our job and wala namang hong hindi gumagawa ng trabaho sa amin eh. So kung gusto ho nila, itry ho nila na pumunta ho sa ospital at sila ho yung magtrabaho at nang malaman ho nila kung ano po ang hirap na dinadanas namin ngayon dito. Mm-hmm. Nararamdaman na din po ba na na-overwhelm na yung ating healthcare system po sa kasalukuyan? Nandoon ho tayo talaga sa punto kung napapansin ninyo, marami ho yung ospital na naglabas na ho ng advisory na hindi na ho sila makakatanggap ng mga pasyente dahil punong-puno na ho sila. So yung iba ho kasi yung karamihan ng mga ospital more than 100% capacity na po. In fact, nasa 130-150% capacity po sila. Yun po ang kanilang mga sinasabi. So saan pa ho pupunta ang ating mga kababayan? Ano? So I hope sana po ay talagang mabigyan natin ng pansin talagang yung mga kailangan na gawin natin para effective na ma-contain ho natin yung pandemic, magawa ho natin at nang makita na ho natin yung pagbaba ng kaso ng COVID-19. Yeah. Maraming salamat po sa pagkakataon ngayong umaga, Doc Maricar. Yes, and thank you and stay safe everyone. Ayan po, si Doktora Maricar Limpin, ang Pangulo ng Philippine College of Physicians, ang atin pong nakapanayam. So yun na, ingat pa rin po tayo dahil kahit na bakunahan na, pwedeng magkaroon ng breakthrough infections at meron ding mga infections acquired sa hospital, lalo pa nga po at mataas yung infection, so yung transmissibility nitong variant na ito. Pero ang apela pa rin po nila, yung mga health workers natin, ibigay na yung mga benepisyo na laan para sa kanila. Kasi nga po, bayani natin silang itinuturing, pero kung paano na yun, kung wala nang kakainin yung mga bayani at paano pa sila lalaban sa gera kung wala silang armas na magagamit. Ang iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik.